it has been a typical day would be non-stop phone calls, meetings, going around. Honestly, I had no choice but to let my driver go dahil hindi nga practical magkaroon ng driver ngayon sa pandemic. With our locked-in tapings, we're not allowed. Pwede, but extra gastos to bring an assistant or a driver kasi sasagutin din namin yun. So I opted to support my driver and bigyan muna siya ng pangkabuhayan showcase. At sabi ko, hindi muna ako mag-driver. And then that's mostly it when it comes to my day. A lot of finding things to do that will help me survive the next few months. Work is scarce, but I definitely understand why the networks have to be very strict with the shows they produce. At syempre, kailangan nila iikot yung mga artista nila. I cannot be demanding na, oh, bigyan mo ng ganito, ganito, ganito. Kasi lahat naghahanap ng trabaho. So I take what I can and I make sure na may ginagawa ko na iba para kumita ng extra. I think that goes for the other artists na affected ngayon sa pandemic. Doing everything like being a nurse, being a reservist, those are decisions that I definitely do not regret dahil talagang ang laking na itutulong sa akin ngayon. Being a nurse, nakapagpatayo ako ng swab test center at nakatulong sa maraming tao. Being a reservist, again, sa mga relief operations, nakakatulong sa tao. Kasi nga, ang plan ko was really to extend effort at dahil nga wala akong wala akong kakayahan na financial assistance na ganun. So mas gusto ko yung gawa. So a lot of time management comes into play when it comes to my day. But of course, hindi araw-araw ay perfect. A lot of times, I do get frustrated with myself. I would love to transition to fatherhood. Actually, 5 years ago, gusto ko na eh. Meron akong biro kay Melissa noon na huwag na tayo magpakasal, magbaby na tayo. Tapos makakatanggap ako ng palo sa kanya. kasi we're very strict on respecting our parents' wishes na magpakasal muna. And then kapag kasal na kayo, tsaka lang kayo tumira sa isang bahay together, tapos tsaka kayo mag-baby. So yun ang sinusunod namin. With regards to having a baby, I would love to have one. I'm a sucker for playing with babies. Yung gusto ko ang course, kapag natuloy ko yung pagiging doctor ko, ang priority ko talaga was to become a pediatrician talaga. Gusto ko maging doctor para sa mga babies and bata. Always had wished for a family of my own. But Melissa still wants to play. I want to give her that also kasi syempre ayoko na may regrets eh. So sabi ko, laro ko muna. Enjoy niya muna. Tsaka fresh pa kami sa pagiging kasal. So kayo muna? Kami muna. Pa one year pa lang kami. January yung magiging anniversary namin. And siguro I'd like to give it 1 or 2 years sa kami lang. Kasi ang dami ko nakakausap na kaibigan na, totoo to, no joke to na, pare, go in yung travel if you want, do things if that you want together with your wife. Kasi kapag nagkaroon ka ng baby, magbabago ang lahat, especially when it comes to traveling. So if we can, feeling ko naman in the next coming months, magiging maluwag na mga airlines and the other countries. Ang wish ko talaga is to bring her to Dubai, na makita ulit yung family niya doon, and to bring her around Europe bago kami bumalik dito at mag-start ng family. So, if she wishes to play, and nag-iingat ako, baka mapaspill ako kung ano eh, maglaro siya. Kasi marami talagang humihilit sa kanya na maglaro siya ulit. But she's taking time off to be 100% and to be ready to play. But I think she's going to push through with it. And I support her decision. This is care of my wife. Yeah, and this huge plant. Ako, di ko alam kung paano ko na ipasok yan dito.
But like tulong-tulong kami ng driver ko para buhatin 'yan. Pakapala na ng mukha na mukha kaming tanga na binubuhat to. But you know, this having this care and responsibility because of plans, it's actually very surprising yung pwede nilang gawin sa iyo eh. Ngayon kasi nag-birthday yung helper namin. Pinauwi ko muna, pina-enjoy ko muna sa kanilang bahay. Kami lang ni Medicine dito. We're left all alone and ang instruction sa amin ng helper ko was to water the plants every day, every afternoon. So, sabi ko, ano ba yan? Parang nakakatamad. Pero surprisingly, very therapeutic siya ha. Yung pagdidilig sa tubig, parang nahuhuli ko si Melissa na kinakausap niya yung mga plants namin na fruit bearing, yung mga orange, yung mga dragon fruit. Tapos ako kinakausap ko na, oh, mag-bloom ka, huwag kang mamatay. It's actually very therapeutic. It helps oneself to get out there, you know. During the pandemic, very ano eh, sinasalo natin lahat yung mga anxiety and problems. Whatever goes in the mind. Pero with plants, it actually helps you, you know, release kung ano man inhibitions yan and release whatever stresses you. So, making my relationship with plants as an example, it has helped me connect with people as I connect with plants. I think medyo nabubuhay siya ngayon dahil yung asawa ko ay isang influencer din siya eh, aside from being an athlete. So she has a lot of shoots, yung mga tao dito, video shoots. So ako yung nagiging DOP, ako nagiging lighting director, ako yung nagiging soundman, ako naglalapel sa kanya. Kasi dyan, yung mga bagay kung saan kami nag-invest para gumanda yung content namin for postings and stuff. So, parang nabubuhay. So I get you when you say na parang may plans ba ako na to work behind the camera. Yes. In terms of martial arts, I would love to be a fight director also. Kasi love ko din ang martial arts eh. I've been doing jiu-jitsu for 8 years. I'm a purple belt. Sana soon makuha ko na yung black belt ko, but I feeling ko mga 10 years pa yon. Tawag dito. It's something that I would first love to do. Become a fight director muna bago ako maging director. With the pandemic, I've started itong laptop ko, anong ginagamit ko ngayon. Marami na siyang lamang concepts and of stories na nagawa ko. Some are drama, some are crazy stories, and some are very relatable with life. Kaya hopefully, pwede ako mag-pitch sa GMA at maisipan nila na maging creative ako or masama ako sa creatives. But sa totoo lang, I did request for To Have and To Hold to grant me access to Miss Denoy Puño, yung head writer, para makapagbigay ako ng insights with regards to my character. So medyo nagsimula na siya. Dati kasi wala akong pakialam eh. Kung ano ibigay sa akin na role, sige, gawa lang. But now, parang ginawa ko talagang baby na, sorry, excuse me, na di-discuss ko doon sa head writer na, okay, ganito na si Gavin, but what happens when it comes to this arc? Maghahayaan ko ba muna? Can I deliver these lines? May, kumbaga, andun yung growth na parang gusto ko rin magsulat ah. Next question naman will come from Mr. Alan Sancon of Stars Pickle. Hi, good afternoon. Hey, Alan. Kamusta? Good. Congratulations. Thank you. Kapuso na. Ang ganda ng halaman sa likod mo. Oo nga eh. Balita ako, plantito ka rin pala. No? yan. Gawa na asawa ko, yan. Hindi na ako magtatanong about plantito kasi si Albert may tanong sa'yo about plantito eh. Oh, okay. Yung question ko na lang po is kumbaga ikaw yung isa sa mga pinakamatagal na rin kapuso leading men, di ba? Leading man na kung saan talagang sa mga presyo sa GMA. Sa dami ng mga nakatrabaho mo sa GMA na mga kapuso stars, meron ka pa bang mga
mga parang hindi nakakatrabaho, yung mga dating mga Kapuso Stars, and you, at if given a chance, sino pa yung mga gusto mo makatrabaho, lalo na siguro dun sa mga newbies, yung mga new generations of Kapuso Stars ngayon na gusto mo makatrabaho? I would love to work with all the new actors and actresses. Gusto ko talaga yun. Of course, andyan yung mga big stars natin. Ang dami ko pa hindi nakakatrabaho sa totoo lang. Well, given the chance na makatrabaho si Marian and Bea, why not? Gusto ko yan. Sino pa hindi ko nakakatrabaho? Yung pala nakakatrabaho si Marian. Si Rian! Si Marian, not yet. Si Marian hindi pa. Si Dong, yun, finally, nakatrabaho ko na rin si Dong. Si Dennis, nakatrabaho si Dennis sa first ever show ko. So, marami akong natutunan sa kanya. Grabe respeto ko kay Dennis. Sino pa? Sa mga new generation of stars ngayon, yung mga, ang dami rin nag-sign ng contract ngayon eh, di ba? Ang dami, sobrang dami. May mga contract ka bang parang soon, I want to work with this person, parang gano'n. Ay, wala akong pinipili. Kung sino man i-pair nila sa amin, sa akin, I believe, ano yan eh, trial and error din yan when it comes to, let's say, yung mga pairs that would make it work on screen. I'm always game. And wife ko naman very supportive sa ganyan. Tawag dito, hindi mo malalaman kung mag-work yung mga ganitong pairings unless nagawin eh. So, if it was up to me, hindi ako mamimili. And kung ano ibigay nila sa akin, I'll take it as a challenge. Pero ako open ka rin ba sa mga ano, kumbaga may mga story na minsan, di ba, yung mga May December love affair na medyo mas bata yung kapareha mo, di ba? Okay ka rin ba sa mga ganong klaseng mga genre ng movie na May December Lover? Siyempre, mas young yung ipa-partner sa'yo. Parang gano'n. How young? Baka masabihin sa akin, pedophile ako. mga kumbaga nasa tamang eh, mga 18, 19, 20, mga gano'n. Never ko pa nagagawa yan. But that's a nice point, Alan. Hirap gawin nun ah. Oo nga no, I would actually, ngayon na napapaisip ako, it does sound like a challenge, not tulok maniac, alam mo yun? It does sound like a challenge na again, na hindi magmukhang sinasabi niyan DOM, mahirap gawin yun ah, to pull that off sa TV or a movie. So if given the chance, I would love to do that. Mahirap yun, ha? Bata ka pa naman, hindi pa naman ganun ka, ano, para sa BNBOM. Yeah. Congratulations! Thank you, Alan. Thanks, Kuya Alan. Tawag dito, I'm very, very glad that I have renewed my my ties with GMA and of course, Arte Center. To everyone present ngayon, I appreciate your time and effort to be here. Maraming salamat sa inyo and thank you for supporting me throughout these years. It's been a wonderful 10 years. Sayang, may pandemic ngayon kasi kung wala, yung pang 10 years ko sana, I would have loved to create an event where I can give back to our friends from the press or sa mga fans at makagawa ng show or something. But it is what it is. May pandemic tayo ngayon. Everything is done virtually. But I want to extend my thank yous to everyone who have supported me. Of course, the Rockefellers, ng aking fan club from different chapters around the Philippines and around the world. Maraming salamat sa inyo. And to Artist Center, sa aking managers, kay Argel, kay Daryl, Miss Gigi, all our bosses, and of course, GMA Network, kay FLG at kay Sir JRD. Thank you for taking care of me and giving me wonderful projects. I am always ready to take on the challenges of a hard role. Kaya, kung ano man ibibigay niyo po sa akin, ready po ako. And see you mga kapuso sa magiging next projects ko.